po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Amir. Dear Kuya E, isang mapagpalang oras sa iyo at sa lahat ng tulad ko na naging libangan na kapag may free time ang makinig sa inyong programa. Muli po akong nagbabalik sa ere upang ilahad ang buhay at karanasan sa pag-ibig na umaasang makapagbigay gabay at aral sa lahat ng makakarinig. Pero bago po ang lahat, ay gusto ko po munang magbigay reaksyon doon sa isang nag-comment na parang hinusgahan ako sa naging kinahinatnan ng kwento namin ni Kuya Ralph. Una po sa lahat ay nag-umpisa po ang sa amin sa hindi magandang simulain. Pinagsamantalahan po ako pero tulad ng nakasanayan ng mundo, bihira o kalimitan ay hindi nakakapagreklamo sa pulisya ang tulad ko na biktima ng panggagahasa dahil una dahil sa kahihiyan, pangalawa wala akong nakuhang suporta kahit sa mismong ate ko. Kagagaling ko lang po sa trauma sa nangyari sa amin ng pinsan kong sundalo rin. Nagkapatong-patong kung tutuusin ang nangyari sa akin. Isa pa po ay hindi ko pa po matanggap sa sarili ko kung silahis ba ako o bakla nung panahon na yon dahil mas malakas pa rin ang atraksyon ko sa babae. Napilitan lang po ako na sumabay sa agos ng buhay dahil kailangan para matupad ang pangarap. Pero ganun pa man na hindi ko rin maiwasan ang umibig at totoong nagmahal sa babae. Unfair na po kung unfair kay Ralph pero oo, naggagamitan lang kami. Lahat ng gusto niya about sex ay ginagawa ko. Binibigay ko kahit 5 times a day basta pumunta siya sa upahan namin kapalit ng binibigay niya na pera. Subalit oo, na-appreciate ko rin kahit papaano ang mga efforts niya. But never in my mind that we would end up together dahil una pa lang alam ko sa sarili ko na babae ang makakatuluyan ko. At siniksik ko sa utak ko na hindi ako magtatagal kay Ralph. Sana po ay maintindihan nyo ang karanasan ko. Mahirap po, napakahirap. Kaya naman nagpapasalamat ako sa iyo Kuya E dahil kahit papaano ay nababawasan ang matagal ko ng kinikimkim na sakit sa kalooban. Sa pamamagitan ng paglalahad sa iyong programa ng mga mapapait kong karanasan sa kapwa lalaki na siya ring dahilan kung bakit ngayon ay may nabago sa pagtingin ko sa kapwa lalaki. Tulad ng ilalahad ko ngayon ay hindi ko inaasahan dahil napakabilis ng pangyayari. Habang nasa daan ako lula ng Victory Liner Kuya E pauwi sa Tuguegarao City na siyang gateway papunta sa probinsya namin ay nakatabi ko ang isang magandang babae na tawagin natin sa pangalang Myla. Halos magkasing taas kami ni Myla Kuya E. Maputi ito, maalon ng buhok at talaga namang nakapaglaway ang hugis ng puwet at balakang nito. Dagdag mo pa ang may kalakihan niyang boobs. At malaporselanang kutis, siya ang unang kumausap sa akin. Nakiusap kung pwede kaming magpalit ng upuan. Gusto niyang doon sa bandang sa bandang aisle dahil natatakot raw siya mabato sa may bandang bintana. May mga pangyayari kasing nababalita na may nambabato raw sa mga bus papuntang north. Natuwa naman ako dahil gusto ko talaga sa may bandang bintana para makasandal ako ng maayos at makatulog habang nasa biyahe. Dahil 14 hours ang biyahe mula Manila hanggang Tuguegarao at mula Tuguegarao naman ay 4 hours pa pauwi sa amin Kuya E. Nagkapalitan kami ni Myla ng cellphone number. Subalit hanggang dun lang dahil inaantok talaga ako. Nagising lang ako nang napansin kong hindi na umaandar ang sinasakyan namin. Mahigit 6 hours na pala ang biniyahe namin Kuya E at huminto ito para kami ay kumain. Napansin kong wala na si Myla sa tabi ko. Kaya ako naman ay bumaba na rin para kumain subalit nakaramdam ako ng pag-ihi kaya pumunta muna ako sa male CR.
Sa pagpasok ko pa lang sa CR, napansin ko na agad ang isang matangkad, matipunong lalaki na sa kasalukuyan din na umiihi sa isang urinal. At syempre, nakatalikod dito, kaya hindi ko agad napansin ang itsura nito. Dalawa lang ang urinal at walang harang sa pagitan, kaya nang lumapit na ako para iihi din ay nakita ko agad ang paps niya, bagamat malambot pa ito, ay sa palagay ko'y may kalakihan, mataba. Napatingin ako sa mukha niya at doon ko napansin na guwapo siya, Kuya E. Wala siyang reaksyon, tumingin lang din sa akin. Nagpagpag na ito pagkatapos at muli kaming nagkatinginan. Bago siya lumabas, pagkalabas ko ay kumain na ako. Hindi ko na rin nakita si Myla. Marahil tapos na ito. Umorder at kumain ako ng mabilisan dahil nagpaalala na ang driver na 15 minutes na lang aalis na ang bus. Pagbalik ko ng bus ay doon ko napansin yung lalaki na nakasabayan ko sa CR. Katapat ko pala siya ng upuan. Kaya pala hindi ko agad napansin nung paalis pa lang ang bus sa Cubao ay dahil nakatalukbong ito at tulog ata. Muling nagtagpo ang aming mata, Kuya E, at may naramdaman akong kakaiba. Kinakabahan ako na parang excited. Matagal bago uli ako nakatulog, Kuya E, dahil hindi ko mapigilan ang nalingunin siya at madalas ay nagkakatagpo ang aming mga mata. Ngiti lang ang binibigay namin sa isa't isa. Naka-idlip uli ako at nagising lang sa sigaw ng konduktor, stopover daw uli, kakain o magsi-CR daw ang lahat. Hindi ko alam, Kuya E, pero yung lalaki agad sa tapat ko ang naisip ko. Hinanap siya ng mata ko. Bumaba ako at dumiretso sa kainan. Wala siya roon. Baka nasa CR, bulong ko sa sarili ko. At hindi nga ako nagkamali, Kuya E, naroon siya at tulad ng unang tagpo namin, umiihi na naman ata siya, subalit nang ilalabas ko na rin ang aking paps para umihi ay napasulyap ako sa harapan niya. Naka-standing ovation ito. Tinignan ko siya sa mukha, Kuya E, at ngumuso siya sa paps niya na waring sinasabi niya na hawakan o lantakan ko. Nagtaka ako sa sarili ko, Kuya E, dahil yun ang unang pagkakataon na nagka-interes ako sa lalaki at otomatiko akong tinayuan at nakita ko ang paps niya na talagang standing ovation na gaaniyaya. Inabot niya ang kamay ko at pinahawak ito, ngunit hindi ko kaya. Naunaan ako ng hiya at kaba. Hindi na siya umiihi noon pero hindi pa rin umaalis sa urinal. Nang matapos akong umihi ay akma na akong aalis ng magsalita ito. Sige na, lantakan mo na, wika nito. Umiiling lang ako. Humihirit pa rin ito na Jack's Cola lang daw. Sabi ko naman ay baka mahuli kami. Hinila niya ako sa loob ng cubicle at doon kinamay ko ang kanyang paps. At ganun din ang ginawa niya sa akin. Bago kami lumabas ng CR ay nagkapalitan kami ng cellphone number, Kuya E. Pagkakain ko ng balot at chicharon ay umakyat na ulit ako sa bus. Nung tumapat ako sa lalaki na hindi nalalayo ang edad sa akin ay nginitaan niya ako. Pinaligtad ko ang jacket ko pagkaupo ko para maitalukbong ko sa mukha ko, Kuya E, at pinilit kong umidlip. Nagising lang ako na makaramdam ako ng hilo dahil sa parang umiikot ang bus. Yun pala ay nasa Santa Fe na kami kung saan para itong bitukang manok. Hindi ko alam, Kuya E, pero bigla akong kinabahan dahil doon ay taintim akong nalalangin. Hindi ko pa man mabanggit ang amen na babanggit ang amen ay nakarinig ako ng isang malakas na kalabog kasunod ng pagputok at pagkatapos nun ay tumagilid ang bus na sinasakyan namin. Nagpanik na ang mga tao at ang mga kababaihan ay nagsisigawan. Ako naman, kinuha ko ang backpack ko at niyakap ito at sinabihan ko si Myla na kumapit sa upuan at protektahan ng ulo at ganun din ang ginawa ko. Segundo lang, Kuya E, at naramdaman ko nang parang umiikot ang bus na sinasakyan namin. Pero maswerte kami ni Myla dahil naisiksik namin ang mga paa namin sa ilalim ng upuan sa harap namin at nakahawak kami ng mahigpit sa headrest ng upuan. Akala ko isang panaginip lang, Kuya E, pero pagmulat ko ng mata ko ay nasa ibaba na kami ng kalsada.
mga 10 to 15 meters below the road at doon kami sa maliit na creek bumagsak. Ang sinasakyang bus. Mayla, Mayla, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? May sugat ka ba? Sunod-sunod na tanong ko kay Mayla. Subalit ng kapain ko ito ay may nakapa akong liquid sa may bandang binti niya at mainit ito at sigurado ako na dugo yun. Hindi ito makasagot, bagkus, ungol lang ang namutawi sa bibig niya. Saglit lang Mayla, kunin ko lang ang flashlight sa bag ko at first aid kit para malunasan ko ang sugat mo. Huwi ka ako. Pinakiramdaman ko rin ang sarili ko kung may sugat ba ako o kung may masakit. Pero maswerte ako Kuya E dahil wala akong natamong sugat. Oo Kuya E, masakit din ang binti at hita ko. Dala siguro ng pagkaipit nito habang gumulong-gulong ang bus pababa. Pero sa awa ng Diyos ay ligtas ako sa anumang sugat o galos. Agad kong binuksan ang bulsa ng bag ko at hinanap ang flashlight na dala ko. Galing pa ito kay Ralph. Lahat ng naituro niya sa akin na paghahanda sa tuwing may pupuntahan ay hindi ko nakalimutan, pati ang pag-first aid at pagtali sa sugat ng tao, Kuya E. Nagamit ko ang lahat ng yun nung mga oras na yun. Nagmistula akong isang nurse sa gitna ng trahedya. Kahit medyo masakit ang hita ko ay pinilit kong tumulong, lalo na kay Myla. Medyo malalim ang sugat niya sa bandang sa ibabang bahagi ng tuhod niya. Mabuti na lang dahil lahat ng bili ni Ralph noon na kailangan dala ko kapag may pupuntahan ako ay nabili ko bago ako lumuwas. Tulad ng cotton, betadine, gunting na maliit, bandage, alcohol at gamot pang sugat. Naalala ko na naman si Ralph at ang lagi niyang sinasabi na kapag nasa gitna ka ng sakuna, trahedya o kahit anong kalagayan ay wala kang ibang aasahan kundi una ang sarili mo. Kaya dapat lagi kang handa at dapat matatag ang kalooban mo. Presence of mind lagi at tibay ng dibdib at higit sa lahat tiwala sa itaas at panalangin ang lagi mong sandata. Paalala nito. Magliliwanag na noon Kuya E at pagputok ng liwanag ay nalaman ko na 24 ang nasawing bata, matanda, binata, dalaga, kasama ang driver at isang konduktor. Yung isa pa ang konduktor ay nakaligtas subalit malubha din ang kalagayan. 32 pa ang malubhang sugatan at 18 naman kaming maayos o hindi gaanong nasaktan. Dahil sa ginawa ko Kuya E ay ako kinausap ng mga reporter sa ospital at mga pulis at dahil doon nalaman agad ni Ate Luz ang nangyari dahil napanood niya ito kinahaponan sa balita sa TV. Hindi ko na rin napansin si Myla at yung lalaki Kuya E. Sinama pa ako sa pulisya upang magbigay ng statement sa mga nasaksihan kong pangyayari. Kinuha ng mga pulis ang address ko sa amin at pati na ang number ko para kung sakali raw na may maghanap sa number ko sa mga taong nalapatan ko ng first aid at gusto magpasalamat ay meron silang maibigay. Ako man ay nagtataka Kuya E dahil hindi ko rin akalain sa sarili ko na tumapang na pala ako sa pagharap sa mga ganitong pangyayari. Samantalang isang malakas lang na kulog at kidlat noon, nanginginig na ako sa takot at nagtatago na. Dala siguro ng mga nangyari at idagdag mo pa. Ang mga pangaral na turo ni Ralph ay napagtibay ako ng panahon at karanasan sa buhay habang nasa Manila ako. Nung mga panahon na yon, alam kong nag-aalala na si ate sa akin dahil batid ko na napanood na niya ang pangyayari. Subalit gustuhin ko mang tawagan ang ate ko para ipaalam ang pangyayari, sabihin na rin na ayos lang ako ay hindi ko magawa dahil nabasag ang screen ng cellphone ko. Nagpalipas pa kami ng isang araw doon sa lugar na yon, Kuya E, pagkatapos naming ma-check up dahil wala pa yung Victory Liner na susundo sa amin. Ang kagandahan naman, Kuya E, ay pinalik nila ang mga plete namin at ang cellphone ko ay pinalitan din at hinatid kami sa Tugigaraw. Ano yung plete? Nag-overnight pa ako doon sa Tugigaraw dahil walang biyahe pa uwi sa amin sa gabi, Kuya E. Tinawagan ako ni ate pagka-text ko sa kanya at umiiyak siya sa pag-aalala sa akin. Wala sa ulirat ay nagsorry ito sa lahat-lahat ng nangyari sa akin sa poder niya. Akala daw niya ay mamamatay na ako.
At ayon pa sa kanya ay hindi raw niya mapapatawad ang sarili niya kung namatay ako. Doon daw niya na-realize na malaki ang pagkukulang niya sa akin at sisingsisi raw siya. At ayon pa sa kanya, babawi siya pag bumalik ako sa kanila. Sabi ko naman, wala na yun ate, nakalipas na yun at marami naman akong natutunan sa buhay. Wika ako dito. At isa pa, hindi pa ako kukunin ni Lord ate dahil may plano pa siya sa akin. Dagdag ko. Kinabukasan ay nakauwi din ako sa amin. Tulad na napag-usapan namin ni ate ay hindi na namin babanggitin kinapapa ang nangyari sa akin sa daan dahil ayokong yun pa ang dahilan na baka atakihin sa puso si Papa. Dahil may high blood na rin ito, Kuya E. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at buwan at magpapasukan na naman. Kinausap ako ni Papa na bakit ko daw hindi subukang ituloy ang pag-aaral sa college sa amin. Total, sa sunod na bayan lang naman ang school at public naman ito. At isa pa, 20 pesos lang ang pamasahe. At ayon pa, dito ay 200 lang daw ang buhay ng renta kada kwarto doon. At ayon pa dito ay kaya na naman daw nilang tustusan. Sabi ko naman, sige po, makikisabay po ako kina Celso pag mag-enroll sila para mag-inquire. Sagot ko at naisip ko din nakakayanin pa ng naipon kong pera ang pantustos ko sa loob ng 2 taon. Kaya naman dumating ang araw na papunta na sila Celso sa school at sumabay ako sa kanila. Subalit wala pa doon yung kursong naumpisahan ko sa Manila, Kuya E. Ngunit ayon sa guro na tumulong sa pag-assess sa credentials ko, bagay daw sa akin na maging secondary teacher English or math major kaya sinubukan ko naman. Sa madaling salita ay wala sa plano at isip ko ay nag-enroll ako bilang isang future teacher major in mathematics, Kuya E. Pagkatapos kong mag-enroll ay lumabas na ako para hanapin sina Celso pero si Myla ang nakasalubong ko. Nagsisigaw ito na parang magkaibigan kami na may kasama pang pangalan. Amir, ikaw ba yan? Hello, dito ka rin mag-aaral sa ASC? Small world, sino mag-aakalang dun pa kami muling magkita? Kumusta ka? Yung paa mo, kumusta? Tanong ko. Tinaas naman niya ang skirt niya at pinakita ang peklat kaya sabi ko naman, ayan, nagbago ka na ng pananamit kasi may tinatago kang malaking peklat eh. Kung di ka sana nakashort ng maiksinon eh, di sana wala kang ganong sugat na natamo. Wika ako dito. Umirap lang ito at hinampas pa ako ng hawak niyang pocketbook. Oh, may iba ako, may nakita ka na bang boarding house mo dito? Kung wala pa, may alam akong bagong gawa sa tito ko. Mura lang, maganda pa. At higit sa lahat, malapit lang sa amin. Magkalapit bahay tayo kung sakali, sabi nito. Hoy Myla, kanina ka pa salita ng salita. Hindi mo man lang ako pinakilala kay Pogi. Sabi ng kasama niya na hindi man kagandahan ay malakas ang confidence sa sarili. Pinakilala ako ni Myla kay Jen, best friend daw niya. Hindi na humiwalay si Myla habang hinahanap ko sila Celso. Nang makita ko sila ay nagsabi ako na may alam si Myla na bagong gawang boarding house at mura pa. Pinakilala ko sila ni Myla sa isa't isa at napag-usapan namin na doon na nga kami sa tito ni Myla mag-boarding. At agad naming pinuntahan yun para mag-down na at pagkatapos makaalis na para mahabol pa ang masasakyan pabalik sa amin. Sa bus, panay kantsaw sa akin ni Celso. Hanip ka tol, enrollment pa lang, parang magkaka-chicks ka na. Agad, sabi nito, ngumiti lang ako. Uy tol, naku mo ba yung number niya? Usisa pa nito. Oo, dati pa nung pauwi ako galing Manila na kasabayan ko sa bus. Yun ang paliwanag ko. Wow! Ano to, nakatadhana kayo na mag-aral sa isang school at magkaklase pa kayo? Ikaw na tol, ikaw na ang swerte, sabi pa nito. Uy, ano ka ba? Anong swerte? Kadalasan kaya sakit sa ulo ang babae. Bigla akong naalala si Irene na ginus niya ako dahil sa utos ng papa niya. Dumating ang pasukan na tulad ng inaasahan ko na hindi na ako nilubayan ni Myla. Naging instant alalay ko siya at kadalasan tagagawa pa ng mga projects ko. Minsan, Kuya E, niyaya ko si Myla pero hindi ko talaga idea yon kundi idea ni Celso dahil pinagyayabang daw niya kay Razel ang
Syota ako na hindi pa nito nakikita dahil sa annex campus siya nag-aaral dahil agriculture ang kurso niya. At doon, nag-inuman kami Kuya E. Pati si Myla umiinom din. Malakas pala itong uminom. Hindi na ako nagtaka dahil magaling magsalita at galing sa Manila kaya naman nabuo ang plano sa naming tatlo sa usapang hindi naintindihan ni Myla. Ginawa naming pustahan si Myla na kapag nagalaw ko that night ay sagot nila ang alak at pulutan sa susunod kaming iinom. Hindi naman ako pinahirapan ni Myla dahil sa totoo lang ay hindi pala ito virgin. Dahil doon Kuya E ay nakapagbitaw ako ng isang kasinungalingan kay Myla nung tanungin niya ako kung pananagutan ko ba kapag nabuntis ay oo dahil mahal kita Myla. Wika ko dito pero wala talaga akong nararamdaman sa kanya Kuya E kundi L lang. Pero ang sabi ko sa kanya ay hanggat kaya nating iwasan, makargahan ka ay iwasan natin para hindi masira ang pag-aaral nating dalawa. Dito siya ay hindi rin naman niya gusto dahil ayon dito ay ulila na siya sa ama. Kaya ulila na sila sa ama kaya kailangan niyang makatapos para matulungan ng mama niya at may nakababatang kapatid pa raw ito na lalaki pero sa tugigaraw nag-aaral dahil walang criminology sa school namin sa probinsya. Paminsan-minsan nagagawi din ako sa bahay nila kapag naglalambing to na magpahatid. Kaya naman nakilala ko ang mama niya at masasabi kong mabait naman to at walang pinipili basta daw mahal lang anak niya at hindi ito sasaktan ay ayos sa kanya basta wag daw masisira ang pag-aaral naming dalawa. Isang araw nagsabi si Myla na kung pwede wag akong mag-weekend sa amin dahil birthday daw niya sa Sabado. Ako naman ay umoo pero sabi ko pwede bang isama ko si Celso at Razel para makatotohan ang rason ko sa amin kung bakit hindi kami maka-weekend at ayos-ayos lang naman daw at nagbiro pa na irereto niya sila sa mga kaibigan niya. Dumating ang araw ng Sabado, birthday na ni Myla. Bumili ako ng simpleng regalo, isang abon na necklace dahil Avon. Dahil 'yun lang ang kaya ko at bumili din ako ng cake para sa birthday niya. Kaya naman, sobrang nagpasalamat ito at ang mama niya sa akin. Bumulong pa ang dalawa kong tropa na ang galing ko raw mambola. Nang magdidilim na ay nagpaalam si Myla sa mama niya kung ayos lang na uminom kami. Umuo naman ito basta huwag daw marami. Nagtataka ako dahil wala ang kapatid niya na sinasabi niya. At sa kuryosidad ko ay natanong ko ito sa kanya at ang sabi ay on the way na raw siya. Mga 8 PM na nang dumating na ang bisita pero sa kusina dumaan kaya hindi namin nakita. At ay ayon kay Myla ay ang ading na niya pero ayon pa dito parang kuya daw niya kung umasta at mag-isip. Nakiihi ako sa CR nila at nang buksan ko ito ay isang popular na mukha ang nakita ko doon. Tapos na ito umihi at tinataas ng zipper ng maong shorts niya. Pre, nakita na ba tayo? Tanong nito. Pero sa isip ko, hindi ako nagkakamali. Siya yung na-jacks ko sa CR nung umuwi ako galing Manila. Hindi ko alam pre, medyo popular nga mukha mo sa akin pero hindi ko maalala kung saan kita na-meet. Pagsisinungaling ko. Nag-uusap pa rin kami habang umiihi ako at hindi rin ito umalis sa likod ko. Teka pre, ikaw ba ang boyfriend ng kapatid ko? Tanong nito. Oo pre, sagot ko. Nice to meet you pre, ako pala si Amir. Sabi, sabay abot ng kamay ko sa kanya pero tinitigan niya muna ang kamay ko at sinabing pre, naiihian mo ata ang palad mo. Lasing ka na ata at nakalabas pa yung armas mo. Wika nito sabay nguso sa paps ko na oo nga at nakalabas pa ito. Napahiyaman ako ay nagtawanan kami dahil sabi niya ayos lang daw yan dahil parehos daw naman kaming lalaki. Hinugasan ko ang kamay ko tapos pinunas ko sa laylayan ng damit ko. Sabay abot uli sa kanya at inabot naman niya ito sabay sabing dan pre. Wika nito. Nagsabay na kaming pumunta sa salas kung saan ang inuman at doon ay una nagsalita si Myla. Roldan, nakakilala na pala kayo ni babe? Tanong nito sa mukha namang alam
na rin niya dahil sabay nga kaming lumabas mula sa kusina. Natawa naman ako, Roldan pala. Pinaganda lang niya, kaya Dan. Pero parang mas pumogi ito. Pumagay sa kanya ang bigote na nagsisimulang umusbong sa taas ng labi niya at lalo na ang paglago ng patilya niya. Sinuway ko ang utak ko sa pag-iisip at sa pagbalik-tanaw sa unang pagtatagpo namin ngunit hindi ko maiwasang lingunin siya paminsan-minsan at kadalasan ay nagtatama ang mata namin. Alam kong nababasa na niya ang iniisip ko, lalo na't nalaman niya mula kay Myla na ako yung nakasabayan nila sa Victory Liner nung umuwi sila galing Manila. Siya kuya yung nagligtas sa akin at sa marami pang tao na nagkasugat sa pagbagsak ng bus sa bangin. Mahabang pagpapaalala ni Myla sa kapatid niya tungkol sa akin. Wala siyang kaalam-alam na may nangyari na sa amin ni Roldan bago pa niya ako naging boyfriend. Noong mga oras na yun, Kuya E, ay parang nawala ang kalasingan ko dahil iba ang tumatakbo sa isip ko. Nahihiya ako kay Roldan at nagigilty ako kay Myla. Iba na rin ang pagngiti ni Dan sa akin. Parang may pinapahiwatig ito. Pati ang pagtagay niya sa akin ay konti kumpara sa kanila. Nung lagpas alas 9 na ng gabi ay nagsipaalam na mga kaibigan ni Myla at nakisabay din ang dalawa kong tropa na halata namang may usapan na sila nung dalawang kaibigan ni Myla. Sabi ko kay Myla ay makikisabay na akong umuwi sa boarding namin pero ang sabi ni Dan ay wag daw muna akong payagan. Tutal, malapit lang daw naman sa kanila ang boarding ko. Wala akong nagawa nung pinakausapan ako ni Myla na samahan ko muna ang kapatid niyang uminom. Dahil si Myla ay pinauna na rin ni Dan matulog pagkaalis ng mga bisita niya. Nung kami na lang dalawa ay nag-iba ang takbo ng usapan. May pununuya na sa himig ni Dan. Pre, gusto ko yung totoo, sagot sa tanong ko. Bilang kapatid ng girlfriend mo, karapatan kong malaman, sabi nito. Ano yun pre? Kahit ano pre, sagutin ko ng diretso basta sa atin-atin lang dalawa. Matapang kong sagot. Dala na rin siguro ng amats ko, Kuya E. Sila ay skano? Tanong nito. Ngunit binalik ko sa kanya ang sinabi niya at hindi ko yun tinanong. Bagkos, sinabi kong parang alam mo na at gusto ko lang umamin siya. At umuot ito. Bye at ako pre pero hindi pa ako sigurado, wika nito. At dahil doon ay humingi ako ng sorry sa kanya. Nang una pre, sorry kasi sinota akong kapatid mo, wika ako dito. Alam kong dahil sa nangyari sa atin ay hindi ka na pabor sa akin para kay Myla pero hindi ko siya niloloko pre, pagsisinungaling ko. Nagtanong pa siya, maliban ba sa akin may iba ka pang nakaganunan? Sabi nito. At ako naman ay napakwento sa kanya mula kay Kuya Vince hanggang kay Ralph pero pinakiusapan ko siya na huwag niyang sabihin kay Myla. Ako na ang bahala magsabi, wika ako dito. Subalit parang payag daw siya basta dun ako matutulog ngayon at pagbibigyan ko raw siya sa gusto niya. Alam ko na ang tinutukoy niya. Kaya naman bago kami matulog ay nag-CR muna ako para maglinis ng lagusan ko dahil sigurado ako ay papasok ito. Sa loob ng ilang buwan na wala na sa isip ko ang ganitong isip, nabaling na uli sa babae ang atensyon ko subalit sinusubok ata talaga ako ng tadhana dahil kapatid pa talaga ng girlfriend ko ang gustong maikama ako at hindi ko may pagkakaila na mas malakas ang hatak niya sa akin kaysa kay Myla. Mas gusto ko siyang makatabi kaysa sa girlfriend ko. Nag-shower din si Dan pagkatapos ko at medyo nagtagal ito. Hindi ko alam pero sobrang L na L na ako sa kanya nung mga oras na yon, Kuya E, at habang hinihintay ko siyang pumasok sa underground kung saan ang kwarto niya ay naka-standing ovation na ang aking paps. Kaya naman pagkapasok na pagkapasok niya ay hindi ko na pinarating ito sa kama. Sa pintuan pa lang, sinunggaban ko na ng halik ang labi niya at nahulog ang tapis niyang tuwalya. Tumambad sa akin ang semi-erect niyang paps. Hindi ko alam kung sa bibig ba ako o luluhod na ako. Subalit, nagsalita ito at sabi mas masarap kung nakahiga tayo sa kama. Sabay hila sa akin sa kama at doon, Kuya E, naghalikan kami.
Salitan sa ibabaw, romansa. Lantakan, nagulat ako dahil ang inaasahan ko ay sasabihin niya na pasukin niya ako, subalit kabaligtaran, Kuya E. Gusto niya ako ang pumasok at ayun nga, nangyari. Walang humpay. Wala na kaming pakialam kung may sakit ba. Ang isa at mahawang isa, walang kondom, paliba sa lasing. Pumasok ako at sa huli hiniling ko na maging siya ay pumasok. Parehas kami nag-enjoy sa isa't isa. Nakatatlong round kami nung gabing yun, Kuya E, at bago kami natulog, hinalikan niya ako sabay kagat sa labi ko. Ang sabi niya ay panay daw text niya sa akin pero hindi ako nag-reply. At yun na nga, naalala ko, may mga nagmi-miss call sa akin at nagte-text dati pero hindi ko binasa at hindi ko ni-replyan. Siya pala yun. Nag-sorry ako. Hindi ko kasi alam ka ako. Pagkatapos nun, Kuya E, ay nagtuloy-tuloy ang communication namin ni Dan, lingid sa kaalaman ng kapatid niya. At sa tuwing uuwi siya ay may nangyayari sa amin. Kahit pa katatapos lang namin ni Myla, kapag mag-text siya ay agad kong pupuntahan. Magkunwari kaming magtropa sa harapan ni Myla at bayaw pa nga ang turingan namin o tawagan namin. Nung mag-third year ako, Kuya E, ay naimbitahan akong sumali bilang isang writer ng school organ. At dahil mascom talaga ang gusto kong kurso ay agad naman akong sumang-ayon at nagpasa ng entry ko at isa ako sa mga napili na new writer ng school organ namin. At dahil doon ay naging busy na ako, masyado kaya naman medyo napabayaan ko si Myla pero hindi ko nakakaligtaan i-text ang kapatid niya. Hindi naman ako sinusukuan ni Myla kahit pa medyo nagbago na ako sa kanya. Hanggang sa isang araw, nakarinig ako ng balibalita na winidro daw ng congressman namin ang calamity fund ng probinsya namin at nagka-interes akong mangalat ng kwento sa mga taong malapit sa Kapitolyo at may mga pamilya na nagtatrabaho sa Kapitolyo at pinilit ko ang editor namin na isingit sa school organ ang kumalat at kumalat ito sa buong probinsya. Wala sa isip ko ang magiging kahinatnan ng ginawa ko. Huli na ang lahat ng mapag-isip ko na pader ang binangga ko at ayun na nga, Kuya E. Isang araw, Sabado noon, ako lang sa boarding house dahil nagpaiwan ako. Dahil sa usapan namin ni Dan na mag-weekend siya kaya hindi ako nag-weekend. 3 PM ng hapon nang biglang may humintong sasakyan sa tapat ng boarding ko. At maya-maya pa ay may kumatok na sa pinto at nang buksan nito ay pumasok ng sapilitan ng tatlong armadong lalaki at walang awa nila akong binugbog, Kuya E. Akala ko noon ay katapusan ko na. Pinagtulungan ako nung tatlo na bugbuging kilala ko yung isa. Isang pulis sa bayan namin at alam kong konektado siya kina congressman dahil bodyguard niya ito. Bago ako mawala ng malay, Kuya E, ay dinig ko ang landlady ko na nagmamakaawa na tigilan na ako at wala akong laban. Pumikit ako, Kuya E, sabay na nalangin dahil ang sabi nung leader nila ay papatayin na ako para pagkarinig ko ng putok ng baril, ang nakaramdam ako ng bigat na tumama sa kaliwang mata ko. Kaya naman, hinayaan ko ng katawan ko na bumagsak sa sahig at yun ang huli kong natandaan. At lahat ng yun ay nasaksihan ng landlady ko. Pagmulat ng mata ko, Kuya E, nagtaka ako. Buhay pa pala ako at si Dan ang nasa gilid ng kama kung saan ako nakahiga sa isang private clinic. Doon daw ako dinila dahil baka tuluyan na akong patahin kapag sa malaking ospital ako dahil ayon sa landlady ko ay sinuntok lang ang mata ko ng bat ng 45. Tapos pinutok ito pataas. Kaya lang ako nawala ng malay ay dahil sa lakas ng pagkasuntok sa mata ko at sa dami na rin ng nawalang dugo sa akin. Hindi ko maiwasan ng mangiti sa kabila ng nangyari dahil sa kanang bahagi ng kama ko na inandun si Myla, hawak ang palad ko. Sa kabila naman ay nandun si Dan, hawak ako sa balikat. Bayaw nga ang tawag sa akin pero ang haplos niya ay haplos ng pagmamahal. Nakiusap ako sa kanila na isama ako ni Dan sa Tugigaraw at doon ako magpagamot. Total ka ko ay may kapatid ako doon at parang makakatakas na rin dahil sa simula ng araw na yon ay kaliwat kanan na ang pagbabanta sa text. Maling tao daw ang binangga ko at hindi raw ako tatantanan.
Hindi man gusto ni Myla na lumayo ako dahil nasanay na raw ito na palagi akong kasamay, wala itong nagawa. Panaiiyak nito subalit kailangan kong lumayo para sa kaligtasan ko. At nang nandun na kami ni Dan sa Tugigaraw ay siya naman ang panay ang luha at sinisisi ako dahil hindi raw ako nag-iisip. Sabi ko naman siguro paraan ng langit ito para matigil na ako sa ginagawa ko sa inyo ng kapatid mo kako dahil ang ate mo ang pinakakawawa. Wala siyang kamalay-malay na niloloko natin siya. Dagdag ko pa. Aaminin ko Kuya E, kung tatanungin ako mas mahal ko si Dan kesa kay Myla nung time na yon. Mas matindi ang L na dala niya at nakakarami kami kapag kami ang magkasalo sa kama pero pag si Myla ang kasalo ko ay hanggang 2 rounds lang kami. Siguro dahil si Myla ay tanggap lang ng tanggap samantalang si Dan palaban. Kung anong gagawin ko sa kanya ay siya rin ginagawa niya sa akin. Pagkawala ng maganang mata ko Kuya E at pagkatanggal na rin ng tahi nito, lumuwas na agad ako pa Manila. Iniwan ko na naman ang eskwelahan pati na rin si Myla at si Dan. Pagamat na nga ko si Dan na susunod siya sa Manila ay hindi na ako umasa pa. Nag-iwan ako kay Ate Belen ng sulat ko para kina Mama at Papa. Alam kong nakarating na sa kanila ang nangyari sa akin pero gusto kong malaman nila na ligtas ako at papunta na uli sa ate ko sa Manila. Pagdating ko sa bahay ni Ate Luz ay kinuwento ko ang pangyayari sa kanya. Sabi ko pagaling lang ako ng todo at kukuha na ng mga requirements at maghahanap ng trabaho. Hindi pa man ako nakakapag-apply ay kinausap ako ni Angel na anak ng opisyal na tumulong noon kay Ralph para makabalik sa serbisyo. Ayon dito ay nabanggit ni ate na naghahanap ako ng trabaho at sabi pa nito na kailangan niya ng isa pang tao sa bodega dahil ang trabaho niya sa Paranaque ay moving and storage ayon dito. Ayon dito ay magaan daw ang trabaho, semi-office work. Sabi nito dahil tatanggap lang daw ako ng tawag na inquiries at mag-schedule kung kailan may available na tao upang ayusin o i-move ang mga gamit ng mga maglilipat, bahay o opisina. Yun nga ang naging trabaho ko sa loob ng 6 months Kuya E. Ayos na rin ang sahod subalit hindi ako masaya dahil wala akong ibang nakita sa araw-araw kundi Pader at si Angel na akala mo ay laging may dalaw. Gwapo sana dahil kahawig niya si Robby Domingo pero hindi ito marunong ngumiti. Tumatawa lang ito kapag nagtagumpay siya sa pang-aasar sa akin. Mahiling mangdakma ito ng Pops Kuya E pero parang normal lang sa kanya to. Natikman ko rin ang Pops niya nang minsan nagkasabayan kaming umihi at nagbiro itong magpagpagan daw kami at walang sabi-sabi ay nauna na akong ipagpagan sa kanya at unang pagpag ko pa lang nag-react agad ang Pops niya. Bumintig ito. Sabi ko palaban na sabay binaba ako ang balay nito. Medyo tumaba. Ano yung balay? Tinaas ko uli at tuluyan ng nag-standing ovation. Binitawan ko pero sabi niya huwag ko raw bitinin. Pero sabi ko siya muna ang gagawa. Pero ayaw daw niyang jacks lang daw. At dahil L na ako noon, di na ako tumanggi Kuya E. Matangkad si Angel. Nasa 5'9 pero mas patangkad ang Pops ko sa kanya. Sabi nga niya, di raw makapaniwala sa aking size. Dinukso ko siya. Malalaman mo lang na tunay yan kung lawayan mo ka ako pero di raw talaga niya kaya. Saglit lang niya akong ginax at nilab. Sumabog din agad. Siguro ay dahil mahigit isang linggo din yun na ipon kaya naman sobrang dami. Pagkatapos ko ay nilantakan ko siya. Sinadya kong galingan para ma-addict siya. First time daw niya maka-encounter ng ganon. Tama nga daw ang sabi ni Ralph. Masarap daw talaga ako, lalo na kapag nakahubad. Nakagigil daw ako. Noon ko napagtanto na tama nga ang dinig ko noon na pinag-uusapan nila ako nung huling nagkainuman sila ni Ralph bago ito umalis kina ate. Lumipat ako ng trabaho Kuya E sa Casino Pavilion sa Ermita bilang GSA o Guest Assistant Services at hindi nagtagal ay napromote ako bilang Assistant Supervisor sa restaurant ng casino hanggang naging overall supervisor ng resto at housekeeping department ng casino.
Kuya E, at doon ko naman nakilala ang isang OWF na isinama lang daw ng kaibigan. Ngunit nang ligawan ko ito through text ay sinabing hindi na siya available at bibigyan na lang daw niya ako ng textmate na malapit na rin umuwi. Ah, OFW to, no? OWF kasi. Binigay nga niya ang number ni Beth at pagdating ng December ay umuwi nga ito at nagkita kami. Pinaalam ko kay ate na dalhin ko siya sa bahay. Pinaalam ko na dadalhin ko sa bahay at pumayag naman ito. Mabilis ang pangyayari, Kuya E, dahil after 2 weeks ay nagsabi ito na hindi siya dinatnan. Dapat 2 days pagdating niya ay darating na dapat ang buwan ng dalaw nito, ngunit wala. Pumili ako ng 2 pregnancy test at nakumpirma naming buntis siya. Nagdesisyon kaming umuwi sa kanila at sa Benguet, subalit bago pa kami makauwi ay siya namang biglang pagpapakita ni Ralph. Nagkainuman kami na parang walang nakaraan, ngunit nang malasing na ito ay naglabas na ng sama ng loob. Mahal pa rin daw niya ako at handa raw siyang iwanan ang kinakasama niya, basta piliin ko lang daw siya. Pero pinaliwanag ko sa kanya ang lahat, ang nararamdaman ko sa ngayon at ang magiging responsibilidad ko sa mag-ina ko. Mabuti na lang at kina Angel kami nag-inuman, dahil kung hindi ay malamang narinig na sana lahat ni Beth ang mga sinabi ni Ralph. Sa huli ay naintindihan naman ni Ralph ang sitwasyon, subalit humirit pa ito ng isang pagniniig na nangyari sa Sogo, Guadalupe. Pumayag ako na wala kaming usapan na kahit na ano, at sobrang ginalingan ko ang pagpapaligaya dahil naisip ko na huli na naman na. And after 2 days ay uuwi na kami na magiging misis ko sa probinsya nila. Kinabukasan ay inabutan ako ni Ralph ng 30,000 pesos. Ayaw kong tanggapin, pero ayon sa kanya ay pang-umpisa daw namin ang pamilya ko o iambag ko sa kasal. At kung magipit daw ako sa kasal ay i-text ko lang daw siya. Umiiyak man siya ay nasihan naman daw siya sa huli namin, dahil yun ang unang pagkakataon na hindi ako nag-alinlangan na ibigay ang best ko sa kanya sa kama. Sa paglantak, pagpasok at pagpatong, naging all-around ako, Kuya E. At yun na rin ang huli kong pakipagniig sa kapwa lalaki, dahil umuwi na kami ng asawa ko sa kanila. At after 1 month ay ikinasal kami. Simpleng kasalan lang ang hiniling ko sa parents niya, dahil konti lang ang ipon ko, Kuya E. Bagamat tumulong ang papa at kapatid ko na 3 na may mga asawa na, ay sakto lang pang simpleng kasalan. Hindi ko na rin ginambala si Ralph, dahil sobra-sobra na para sa akin yung 30,000 na inabot niya. Tumawag pa rin siya sa araw ng kasal ko. Umiiyak, bagamat masaya daw siya, para sa akin ay andun pa rin daw ang kirot at hiling pa na ninong siya ng panganay ko. Naging maganda naman ang pagsasama namin ni Beth, Kuya E, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang samahan namin para magkaibigan na mag-asawa. Para sa akin, perfect wife na siya. Masipag, mabait, maunawain, hindi madamot sa pamilya ko, lalo na sa nanay ko. At tulad ko, ayaw ng away at ang gusto ay kasiyahan lang. Hindi rin niya nalaman ang mga nakaraan ko. Meron pa rin nagpaparamdam sa akin na kapwa lalaki, at minsan nagkaka-crush pa rin ako. Pero hindi ko na binigyan ng pansin ang nararamdaman ko na L sa kapwa lalaki ko, at nagpapahiwatig sa akin. Sa ngayon, 2 na ang anak namin at masaya kaming namumuhay sa lugar nila dito sa Benguet. Hanggang dito na lang, Kuya E, at sana ay nakapagbigay aliw at aral ang kwento ko sa lahat ng taga-subaybay mo. Maraming salamat. God bless, more power to your program. Muli, nagpapasalamat, Amir. You know. Maraming salamat sa iyo, Amir. No? Well, napakakulay ng buhay mo, no, na sobrang dami nangyari sa iyo, no, at natutuwa naman ako na maganda naman pala yung kinahinatnan ng buhay mo, at natutuwa ako na naging kumbaga yung naging straight na yung
yung dating ng buhay mo, kumbaga, sabi mo nga, 'di ba, hindi ka na pumatol muli simula nung sinabi mo na perfect wife si ano. Ganyan masasabi mo talaga na perfect wife kasi hindi ka na pumapatol sa ano, sa kapwa mo lalaki na dati mong nakasanayan na, well, hindi mo naman kasi nagustuhan, lalong-lalo na yung sa simula nung ano, sa pagkabata mo, yung mga naranasan mo, 'di ba? Tapos yung sarili mong ate na imbis na siya sana yung iintindi sa iyo, eh parang wala, parang itinulak ka pa. Pero maganda na ikaw mismo sa sarili mo na discovery mo na talagang kung hanggang saan lang, kung hanggang kailan ka na lang magiging ganun na hindi mo na pinigilan mo na yung sarili mo dahil meron ka ng bet at syempre meron ka ng dalawang anak. Well, maraming salamat sa iyo, no? Napaka salimuot din ng mga nangyari sa buhay mo, no? Pero maraming salamat at ako dito mo napili na ibahagi ang iyong kwento. Muli po, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.